So what's up mga ka-Greg? It's 88 is the new 69 position. Yan ang bagong uploaded video ni Ma'am Cheryl. So medyo interesting. Kaya alamin natin kung anong ibig niya sabihin. So panoorin natin ito. Ito yung posisyon na kailangan ng hygiene. So, kailangan mong linisin yung kasuluk-sulukan ng iyong vulva at ng iyong puwet. Bakit? Kasi lahat ng fluids ay posibleng maamoy o mapunta doon sa mukha ng partner mo. So, wala. Ito intro pa lang pero mukhang ano na. Interesting at nakakasabik. So tuloy tayo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Please support. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin po sana kalimutan na click ang ating notification bell para in case may bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification ni YouTube. And for today's video is medyo hot po ang video nito. Na totoo. Sabi niya, request video po. Sabi niya, topic naman video, po about everybody's favorite number sa East 9. Matagal ko na po ito request, ma'am. Since last year pa. Sana naman. Everybody's favorite number. Pero ako, alanganin. Kasi may story ako dyan. Pero tuloy tayo. Mapansin na. Okay, eto na po ang video ito ay para sa inyo. Hindi po 69 ang tawag ko dito. Ang tawag ko dito is 88. Why 88? You ate me, I ate you. That's 8 together. Alam nyo guys, maganda talaga tong po. Yun pala yun. Akala ko kung ano. Kaya, para kay Miss Cheryl Ting pala. Yung baliktaran para sa kanya 88. Kasi 8 me, I ate you. Yung pala yun. Position na to, no? Kung tama ninyong nagagawa ito. But mostly, nahihiya pong gawin ng position na ito kasi very conscious sila eh kung ano yung amoy pagdating doon. Pero siguro, no, napag-usapan natin dito kung paano ba natin ma-execute ito ng tama. Kung ano ba yung dapat at hindi dapat gawin bago natin gawin those and ito. Don'ts. This is a receiving and giving technique at the same time. Alam nyo guys, pag nagawa nyo ito ng tama, it's really amazing. Pero, kapag hindi nyo po ito nagawa ng tama, posibleng hindi nyo na po uli ito ulitin. Let's talk. So, malalaman natin dito yung mga tips, do's and don'ts, bago gawin yung baliktaran. So, tuloy natin. Talk about 3 things na dapat at hindi dapat nung gawin para mas execute ng tama ito at mas mag-enjoy kayo. Number 1, preparation. Of course, preparation. Dapat alam mo na gagawin nyo ito. Marami pong position na magandang gawin na kaya natin gawin pero itong position na to kailangan ng hygiene. So, kailangan mong linisin. Pero ano ah, sometimes kasi bigla-bigla na nangyayari na kunyari minsan di na pag-uusapan nangyayari na lang tulad nung Pasko bigla na nangyayari kaya hindi na paghanda. So parang ano ko doon, may mali ata ako doon. Yung kasuluk-sulukan, kailalim-ilaliman ng iyong vulva at ng iyong puwet. Bakit? Hindi na natin to paligoy-ligoy pa. Kapag baliktaran po ang position, of course, yung ilong mo at yung ilong ng partner mo ay nakatapat doon sa puwet ninyo. So, very important na prepare yung hygiene mo dito. Kasi lahat ng fluids ay posibleng maamoy o mapunta doon sa mukha ng partner mo. So, lahat ng mangyayari po sa posisyon na to ay vice versa. Ano yung maamoy ng partner mo doon, aamoy mo din. So, kapag gagawin nyo po ito, siguraduhin malinis. Huwag lang sabon itself. Kailangan gumamit kayo ng scrub or yung sponge para kuskusin yung mga kasingit-singitan. At sa lalaki, ganun din po. Para naman kung may matirang amoy, hindi na masyado malala. At kung may amoy man, huwag na natin pansinin yun dahil we are all human beings. So, lahat tayo may mga
ibabaw. Kaya, maghugas muna bago gawin yun. Kaya totoo yun, sabi ni Miss Cheryl, ni Ma'am Cheryl, na kung gagawin yun, dapat, kasi di, kahit na bago may mangyari, dapat talaga malinis talaga muna. Lahat, malinis lahat. Kasi, kahit hindi yung mapag-usapan para sa akin, kailangan talaga, bago mangyari yung labing-labing. Kailangan maligo kayo. Talagang super linis talaga dapat. Para mangyari ba niya, at least, ano kayo, handa talaga. Mahong tago sa katawan natin. Hindi po totoong manatili kailangan na amoy bulaklak yan kahit na ano na yung ginagawa ng partner nyo dyan. Kasi may natural po talaga tayong amoy at hindi masyadong mabango yun. Number 2, dapat alam mo kung saan ka komportable. Anong ibig kong sabihin? Kung ikaw ba yung nasa ibabaw or siya ba yung nasa ilalim or baliktad. Pero ako guys, I recommend ano, kung nasa ibabaw, dapat yung babae. Kasi pag yung lalaki, baka ma-choke kayo kapag masyado na kayong nadadali. Ako na, gusto ko sa ilalim. O, sa ilalim ako. Anan. Pag hindi kayo komportable, baka after na gawin nyo yan, eh, ang dami ng masakit sa katawan nyo. So, hindi nyo na uulitin. Very important po na hindi lang yung partner ninyo, yung nabibigyan ninyo ng pleasure. Dapat nakakatanggap din po kayo ng sarap. So, better... Dapat pantay-pantay. Dapat pareho kayo nararamdaman. Pareho, ano, satisfied. Na yung babae po ang nasa ibabaw or pwede rin naman pong nakatagilid kayo side by side. So, laging tandaan, ano, meron po kayong mga safe signal. For example, nato-choke ka na, tapikin mo yung legs ng partner mo para mag-iba kayo ng position. So, imaginein mo, yung balls ng partner mo nandun sa noo mo. Diba, hindi ka komportable gawin yun. Pwera na lang, may mga babae din po na nakakaramdam sila ng extra arousal kapag medyo nato-choke sila. Mm-hmm. And last one, don't forget to use your hands. So, alam natin na oral po ito, pero huwag natin kalimutan na gamitin ang ating mga daliri, kamay, para mas makadagdag pa ng pleasure dun sa partner ninyo. Kung kinakailangan i-rub ninyo yung kanyang tinggin, lamutakin ninyo yung kanyang puwet, do it. Ang lahat ng... Tawa ko dun sa lamutakin. Pero okay yun. Alam mo kasi, sa amin, tawag dun, romance special. Romance special tawag namin dun bago yung ano, something labing-labing. Romance special muna. Huwag muna tayo dun sa pinaka ano, punto. Ito ay makakadagdag sa pleasure ninyong dalawa. Hindi po masama na mag-explore kayong mag-asawa during sa mga ganitong moment. Hindi rin naman masama na gumamit ng toys para mas ma-discover pa ninyo yung mga pleasure points natin. As long na pareho kayong may consent doon sa gagawin ng mga partner ninyo. Consent sa bawat partner. Kasi di ba pwedeng gawin yun na walang consent niya o walang paalam, may malay mo hindi siya komportable doon, hindi magagalit sa iyo yun, jowa mo. Kaya, kumbaga, yung consent, respeto na lang sa partner. Kaya, bago gumawa ng isang bagay, magbigay paalam muna sa partner nyo para lahat happy at walang sama ng loob. O malay mo hindi siya komportable. So, consent talaga. Importante yan. Sa inyo, wala pong masama. Through that, nagkakaroon kayo ng deeper connection, deeper level of bonding, and mas napapatibay po ninyo yung relationship ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! So, ganito na nga lang. So, nalaman na natin kung ano yung ano, 88. So, yun pa rin pala. Nagkaiba lang sa pagkakatawagan. So, yun. So, maraming salamat. So, huwag kalimutan supportan si Mang Cheryl sa kanyang ano, YouTube channel. And then, mas marami kayo matutuhan sa kanya sa mga love tips and relationship. And yun, supporta natin si Ma'am Cheryl. So, hanggang dito lang guys. Thank you so much and love you.